Ang tinatawag na acid reflux ay ang pag-akyat ng acid mula sa ating tiyan papunta sa ating esophagus na pwedeng pumunta dito sa ating dibdib na pwedeng umakyat hanggang sa ating lalamunan. Kapag napunta yung acid na yon dito sa ating dibdib, mararanasan natin yung tinatawag na heartburn. Ito ay sintomas ng acid reflux at GERD. Kapag mayroon kang heartburn, ang mararamdaman mo ay parang may init na umaakyat mula sa tiyan mo hanggang dito sa dibdib mo, tapos may mainit kang mararamdaman sa dibdib mo at mararanasan mo na yung sikip sa paghinga, hinahabol mo yung paghinga mo. So maninikip yung dibdib mo na akala mo ay inaatake ka sa puso. Pero wala naman talagang kinalaman ang heartburn sa atake sa puso. At kapag yung acid na yon ay umakyat na dito sa lalamunan mo, mararanasan mo na yung parang may bara sa lalamunan, dighay ka ng dighay. At kapag nakakaranas ka na ng parang may bara sa lalamunan mo, hindi ka agad yon natatanggal. At ilan lang yan sa mga sintomas or symptoms na pwede mong maranasan kapag ikaw ay mayroong acid reflux at GERD. Kung gusto mo pang malaman yung napakaraming symptoms na pwede mong maranasan, panoorin mo lang yung previous videos ko kasi nilagay ko na lahat doon. At kapag yung pag-akyat ng acid mula sa tiyan papunta dito sa dibdib na pwedeng pumunta dito sa lalamunan, actually pwedeng pumunta din yun dito sa ating bibig. Kapag nararanasan mo yan ng mahigit 2 beses sa isang linggo, tinatawag na siya na GERD or gastroesophageal reflux disease. Isa siyang form ng acid reflux pero chronic na siya. At ang GERD ay mayroong iba't ibang stages. Depende na lang kung gaano ka-chronic or kalala yung nararanasan mo. At kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload. Ang acid reflux or GERD ay isang uri ng digestive disorder. So most of the time, nakakaranas ka nito dahil kinakain mo or marami yung kinakain mo sa mga pagkain na nagdudulot nito. Kung mahilig at madalas kang kumain ng fatty or oily food, spicy food, citrus fruits, acidic food, carbonated drinks, junk foods, highly processed food, high carbs food, at ang pinakagusto ng lahat, kape or coffee. Pero alam mo ba, hindi lang dahil sa mga pagkain na yan or sa mga pagkain nakukuha ang acid reflux at GERD. Maraming nagko-comment sa ating video na iniiwasan na daw talaga nila yung mga pagkain na yan na nagdudulot sa kanila ng GERD or heartburn or acid reflux. Pero bakit ganun? Nagkaka-acid reflux pa rin sila. Basahin natin ang isang comment sa ating video. Ang sabi niya, yung spicy food talaga sis, kahit konti lang parang ang init na ng tiyan ko. Pero kahit hindi naman kinakain yung mga bawal, nagkaka-heartburn pa rin ako lagi at acid reflux. Close to 1 year na akong may GERD, nag-endoscopy ako last week, buti na lang, walang nakitang iba like ulcer, etc. GERD lang talaga. Ang sakit na acid reflux at GERD ay tinatawag din siya na lifestyle disease. Kasi pwedeng may ginagawa tayo sa araw-araw na hindi natin napapansin, pero pwede itong pagmulan ng acid reflux at GERD. Maliban sa pagkain, magbibigay tayo ng 15 na kadahilanan na pwedeng pagmulan ng acid reflux or GERD. At ang una dito ay sobra-sobrang pagkain. So pwedeng yung mga uri ng pagkain na pwedeng makapagdulot ng acid reflux ay iniiwasan mo. Ang tanong, gaano kakarami kumain? Baka busog na busog ka na, kumakain ka pa. At alam nyo ba, nandyan ko din nakuha yung aking acid reflux sa pagkain ko ng sobra-sobra kasi mahilig ako dati sa buffet. So alam mo na, susulitin mo yung pera mo, busog ka na, kakain ka pa, papahinga ka ng konti, mamaya kukuha ka naman ng dessert. Kapag busog na busog tayo, syempre mag-e-expand itong ating tiyan, lalaki, at magkakaroon siya ng pressure, pwedeng tumaas, maliban dun sa mga kinain natin, syempre yung acid natin sa tiyan. So, magkukos na yan ng acid reflux. At ang pangalawa sa ating listahan,
huwag hihiga agad pagkatapos kumain. Pero ang madalas natin gawin ay ang kabaliktaran nito. Pagkatapos natin kumain, busog na busog tayo, marami sa atin ang humihiga kaagad. Ang mga nakakatanda sa atin, karaniwan sinasaway tayo kapag humihiga tayo kaagad pagkatapos natin kumain. Pero hindi naman nila pinapaliwanag kung bakit masama yung humiga kaagad pagkatapos kumain. Kaya lahat tayo, kapag pinagbabawalan, lalo nating ginagawa. Kaya guilty talaga ako dito. Pagkatapos kong kumain, busog na busog, hihiga talaga ako. Pero noon yon, ngayon never ko nang ginawa yung humiga kaagad pagkatapos kumain. Kapag humiga ka kaagad pagkatapos mong kumain, ang mangyayari, tataas yung acid mula sa tiyan. So magkukos na yon ng acid reflux. Pagkatapos kumain, pwede kang tumayo o maglakad-lakad. Hindi ko sinabing mag-jogging, sabi ko maglakad-lakad ka lang. Pangatlo, mabilis ka bang kumain? Yung tipong 5 minutes pa lang or kauupo mo lang, mamaya wala nang laman yung plato mo. Kapag mabilis tayong kumain at hindi natin nangunguyang maigi yung ating mga pagkain, siyempre, pag nilulunok natin yung pagkain natin na buo-buo pa, ang mangyayari ay mahihirapan yung tiyan natin para i-digest yung pagkain. Pwedeng hindi tayo matunawan kaagad. Tinatawag din yan na indigestion. Pwede din itong mag-cause ng bloating at pwede ding mag-cause or mag-trigger ng acid reflux. At sa nabanggit natin na tatlo, nakaka-relate ka ba? Guilty ka ba? Minsan nagagawa mo yan unconsciously kasi naging bahagi na siya ng lifestyle mo at hindi mo alam na nagkukos pala yan ng acid reflux sa'yo. Comment down below kung nakarelate ka at comment down below kung guilty ka. Pang-apat, ito effective to sa akin at meron ding mga nagko-comment na effective din sa kanila. Huwag uminom ng tubig bago, habang at pagkatapos kumain ng mga isang oras. At may mga nagko-comment din doon sa video na yon about bloating kung paano maiwasan na baka daw mabulunan sila. Kung nguyain mo ng maigi ang iyong pagkain, hindi ka mabubulunan. Ako, hindi ako nabubulunan. Pero marami ka ding mababasa na sinasabi nila na wala namang problema talaga kasi ang pag-inom ng tubig bago, habang at pagkatapos kumain ay nakakatulong talaga sa digestion. Pero ang paliwanag kasi nila kapag uminom ka before, habang at pagkatapos na pagkatapos kumain, nadidilute yung digestive enzymes. Kaya nagkukos siya ng bloating at minsan acid reflux. Siguro kung hindi mo kaya yung 1 hour, mag-start ka sa 30 minutes and let me know down the comment section below kung anong results sa'yo. Pero syempre, ang rule of thumb naman, kapag nauuhaw ka, uminom ka ng tubig. Kapag hindi ka naman nauuhaw, then hindi mo naman kailangang uminom ng tubig. At ang panglima, magpalipas muna ng 2-3 oras bago matulog. Para properly ma-digest pa yung mga pagkain na kinain natin bago tayo matulog. At ang pang-anim, kapag matutulog na tayo, dapat yung itaas na bahagi ng ating katawan ay naka-elevate ng 6 to 8 inches. Sa ganitong paraan, mahihirapan yung acid na umakyat sa esophagus. At syempre kapag nangyari yon, may iwasan din natin magka-acid reflux habang natutulog tayo. At para magawa natin ito ng tama at hindi sumakit ang ating likuran, makakatulong ang wedge pillow para maisakatuparan ito. At marami nang nabibili na wedge pillow sa Lazada at sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. I-check nyo na lang kung saan kayo pwedeng makabili nito. Pampito, para maiwasan natin ang heartburn habang natutulog tayo, humiga tayo sa kaliwang bahagi ng ating katawan. Sa ganitong paraan, yung mga gastric juices natin sa tiyan ay mas mababa ang level sa ating esophagus. So, maiiwasan natin ang trigger ng acid reflux. At ang pang-8, huwag magpapalipas ng gutom. So, kapag ikaw ay kumakain at nagpapakabusog, ibig sabihin sobrang dami ang kinakain mo, magti-trigger yon ng acid reflux. Pero kapag nagpapalipas ka ng gutom, walang laman yung tiyan mo, gutom ka na, hindi ka pa kumakain, magti-trigger din yan ng acid reflux. Kapag oras na ng kain mo at nagugutom ka na, ang tiyan mo ay gagawa na rin ng acid yan. So kapag hindi ka kakain, walang tutunawin yung acid. At pwedeng mag-trigger na yon ng acid reflux.
Kapag hindi ka nagugutom, okay lang naman ang hindi kumain kasi hindi ka nagugutom. Pero kung nagugutom ka na, kailangan kumain ka na. Pangsyam, magbawas ng timbang kapag sobra. Isa to sa dahilan kaya nagkaroon ako ng acid reflux. Ito yung body transformation ko. At na-achieve ko yung weight goal ko dahil sa keto low carb diet. At para makuha mo yung tamang timbang para sa height mo, i-check mo lang ang BMI mo. Mayroong BMI calculator, i-type mo lang sa Google at lalabas na siya. Ang body mass index or BMI ang magsasabi kung healthy ka or tama ba yung timbang mo, kung underweight ka, kung overweight ka, o kaya obese. Ang pagkakaroon ng overweight at ang pagiging obese ang isa sa itinuturing nila na dahilan ng acid reflux at GERD. Kapag mas mataas ang ating timbang, madalas ang unang lumalaki din ay ang ating tiyan. At kapag nagkaroon na ng pressure dito sa ating tiyan dahil sa sobrang taba, aakyat yung acid at yun ay magiging cause ng acid reflux. Pang-sampo, iwasang magsuot ng masisikip na damit o kaya ang paggamit ng masikip na belt or sinturon. Kapag nagsusuot tayo ng masikip na damit, ganun din ang sinturon o ang belt, magkakaroon yan ng pressure dito sa ating tiyan na pwedeng makatrigger ng ating acid reflux. At ang panglabing isa, pwedeng may tinitake ka na gamot na nagtitrigger ng acid reflux. Tulad ng ibuprofen, aspirin, osteoporosis medication, iron supplements, high blood pressure medications, anti-anxiety drugs, tricyclic antidepressants, antibiotics, at minsan kahit yung vitamin C pwedeng makatrigger sa'yo. Nung mayroon pa akong acid reflux, natry kong uminom ng vitamin C at lalong naging worst yung acid reflux ko. Dapat ang bilhin mo na vitamin C is non-acidic. Meron naman available naman yon. Sabihin mo lang sa mga pharmacies kung bibili ka ng vitamin C. At ang panglabing dalawa, pwedeng ang dahilan ay dahil sa Helicobacter pylori or ang tinatawag na H. pylori infection. Pwede itong mag-cause ng increase sa gastric secretion na pwedeng mag-trigger ng acid reflux. At ang panglabing tatlo, iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. At para ipakita yung correlation, pagpasensya nyo na itong drawing ko, kumari ito yung tiyan natin, ito yung esophagus. Sa dulo ng ating esophagus, mayroong muscle dyan na tinatawag na LES or lower esophageal sphincter. So kapag kumain tayo, tapos dumadaan na dito sa ating esophagus, itong LES ay bubuka. One way lang yan, tapos kapag pumasok na yung pagkain dito sa ating tiyan, magsasara na yan. Kapag tayo ay umiinom ng alak at kapag naninigarilyo, ang gagawin nun, ire-relax niya itong LES or lower esophageal sphincter. So may tendency na bubuka ito. At may pagkakataon na yung acid na umakyat. At kapag umakyat na yan, tinatawag na rin yan na acid reflux. At ang panglabing apat, alam mo ba na may mga studies at research na rin na naganap na ang acid reflux daw or ang GERD ay pwedeng namamana. Ang heartburn na nararanasan natin na paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga na dulot ng acid reflux ay pwedeng hereditary. So, sa family mo, kung may nanay at tatay ka, lolo at lola na nakaranas ng heartburn, acid reflux, at GERD, pwede mo ngang namana mo rin ito. At ang panghuli, marami na rin mga cases at pag-aaral na mas nagiging worst yung nararanasan nating acid reflux o GERD kapag tayo ay nakakaranas ng stress, anxiety, at depression. Pwedeng meron tayong stress sa work, sa financial, sa family, sa school at sa ano pamang bagay. Dahil sa stress tayo, nagkakaroon ng tensyon, hindi nare-relax yung ating katawan na pwedeng magdulot or mag-trigger ng acid reflux. At ang stress, nakaka-trigger yan ng anxiety na pwedeng bumagsak din siya sa depression. Or pwedeng hindi nag-umpisa sa stress yung acid reflux mo, pero nung nakakaranas ka na ng acid reflux at GERD, dahil napakaraming symptoms nito, may bara sa lalamunan na pwedeng maging dahilan ng stress mo kasi naiinis ka dahil may bara sa lalamunan mo. At yung anxiety mo ay pwedeng matrigger dahil nga maraming pagkakataon na hindi ka makahinga kapag nakakaranas ka ng heartburn na siya namang sintomas ng acid reflux.
At minsan, sa dami na ng iniisip mo, yung sakit mo, yung problema mo personally, pwede ka nang magkaroon ng depression. At bilang tao, normal lang naman na maranasan natin ang stress, anxiety, at depression. At sa ganitong pagkakataon, mas maganda kung makausap mo yung best friend mo, yung family mo, o yung isa sa pinagkakatiwalaan mong tao. Yung taong makikinig sa'yo para gumaan yung pakiramdam mo. Pero kung sa tingin mo walang nakikinig sa'yo at walang nakakaintindi sa'yo, nandiyan naman ang Diyos at siguradong makikinig siya sa'yo. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. At panghawakan mo ang mga salita ng Diyos. Palakasin mo ang loob mo at kayanin mo ang pagsubok na to.